So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Hello sa mga kangab-ngab po natin dyan. Nandito tayo ngayon sa bagong-bagong challenge, which is since ngab-ngabera po tayo, kain tayo ng kain. So, isang mukbang challenge na naman tayo with Lou! Hi guys! Ayan, parang pa-virgin si Lou ngayon. Energy naman, Lou! Hi! Ayan, kung nakikilala niyo si Lou, siya po yung dati kong boss sa Oppo. Boss talaga, te. Oo, talaga naman. Oh, sige, go. Itong mukbang challenge na to, parang ikukwento namin kung paano kami nagkakilala ni Lou Margaret. Ayan. And until ngayon, ang dami ng kahanasan, friends pa rin kami. Tama ba? Oh, mga 2 years na. Ay, 2 years na. Oh, ay, oh! Two years! Going 3 years sa bakula. So, ayan. So, mag-i-start na tayo ng ating mukbang challenge. So, okay. Ang ating kakainin ngayon is Jollibee, ang pambansang pagkain ng mga bata, ng mga Pilipino. So, meron po tayong Coke float na natunaw na yung ice at saka yung ice cream. Mamaya-maya ko ikukwento kung bakit natunaw. Meron tayong chicken. Kay Lou is spaghetti. Nakita mo yung spaghetti, Lou? Favorite ko kasi yung spaghetti, kaya mas pinili ko yung spag. And ako naman, meron akong palabok. And then, I have also extra rice. Dahil hindi ko kumpleto ang aking kainan kung wala akong rice. And then, meron din po kaming fries. Na super large daw ito, parang hindi naman super large. Medyo mata yan, te. Super large, te. 72 binayaran ko. Talaga. So, ayan. Manood muna kayo at dahil magkukanton muna kami ni Lou habang kumakain sa harap ng camera. In 3, 2, 1, let's go! Wait na. Ay na tayo, te. Nauhon na ako, te, kasi tagal mo. Ate! Alam nyo kung ilang oras ako pinag-antay ni Gab. Ang sabag namin, 7 p.m. Anong oras dumating na? Siya, last 8. Last 8 siya dumating, isang oras. Te! Bakit naman ako nag-alas 8 yung dumating, te? Pinaikot mo ako kung saan ako pupunta, te. Alam nyo po kasi, yung condominium po niya, Along EDSA lang pala, te. Ang daming hinahanas-hanas sa akin na dadaan sa Gateway, dadaan sa Farmers. Eh di pununtahan ko naman yung Gateway at Farmers. Umikot ako sa Araneta Coliseum. Nung nakita ko na yung Amaya, ay nasabi ko ng lugar. Basta yung condo niya, Along EDSA lang pala, ate. Diyos ko. Ang pagbibigay ng landmark, Lou, is kung ano yung... Te, sinabi ko sa'yo, nagsasabi ako sa'yo, akala ko alam mo, sinabi ko malapit sa STI, malapit sa ganito, ganyan-ganyan. Te, hindi ka nagre-reklamo, te. Ate! Tsaka may GPS, te, di ba? Ate, yung GPS, hindi naman nakalagay doon na Along EDSA pala siya. So, ayun. So, nag-GPS ako, finalo ko naman yung route niya. Actually, yung GPS kasi ang binibigay niyang route is yung mga pang may sasakyan talaga, hindi yung fastest way, tama? Hindi ko masyadong magamit. Kain na tayo din. So, ayan. So, yung sinasabi nga namin kanina, habang kumakain kami ni Lou, magkakantuan kami kung paano kami naging friends. Oo, pa-epal kasi siya. Gaga. Actually, nag-apply ako noon sa isang mobile brand. Nasabi na ba natin? Nasabi mo lang. Nag-apply ako kay Oppo ng promoter. Tapos siya, hindi ka kita, te. Tapos siya, account executive siya. Siyempre, siya yung para mag-handle sa mga promoter. In-interview niya ako, ateng. Ang daming hanas sa interview, teng. Ang daming pinagagawa sa akin. Sumayaw ako, kumanta ako, nag-self-intro ako sa harapan ng camera. Bakla. Tapos ang tagal-tagal po niya akong hinire. Ilang days, ate? 1 month? Oh, 1 month. 1 month ako nagantay. Sabi niya, hintayin mo na lang yung sabagay, tama naman siya, hintayin ko na lang yung tawag. Ate, 1 month. Imbis na nakarami na ako ng benta. Feeling ko noon, walang tiwala si Lou sa akin. Hindi naman, kasi
syempre, maraming aplikante, di ba? Kung ikaw yung magiging immediate supervisor, dapat choose wisely. Hindi ka lang tipo pag-a-apply, kakilala siya ng kakilala mo, hard na agad, di ba? Pero hindi ka naman nagsisi na hinire mo ako, di ba? Hindi naman kasi tumaas yung sellout. Bet na bet mo naman, te. Kuren, lagi akong kon, di ba? Madaming nabibenta. Pero best in? Best in, tsaka may ano, nung immediate supervisor niya ako, may disease na kumakalat dun sa mga handle ko eh. So nagpasimula. Gab's disease. Anong meaning ng sakit na yon? Kapag makabenta ng marami, kinabukasan, absent na. Tama ba? True. Tama? Actually, totoo yun. Ako kasi, kwan lang ako noon eh, kung mabibigyan ko ng benta yung siya, kinabukasan, mag-absent na ako, magrarason na ako. Parang problema ni Gab. Yun yung naging problem niya sa akin. Pero kapag sell out naman talaga, di ba? Walang problema. Magaling naman. Kaya niya mag-sell out mga 10. Ayan. Sa isang araw, sabi nila. Isang araw yun. Baka sabi nila 10 sa isang one. Nasa province kami, kaya niya mag-sell out 10. Sa 10 unit ng phone. Yun. Or and then, than... ano yung pinaka-achieving ko naman? Ikwento mo naman, Lu, yung achievement ko. Achievement saan? Sa pagka-absent ba? Ay, diba? Kasi nung nag-absent ka, dire-diretso rin nag-absent. Nung nag-awol ka, dire-diretso rin nag-awol. Diba? Ganun kasi yon. May ano nga siya, Gab's disease talaga. Nakakahawa, diba? Nakakahawa, sobra. Buti na lang daw nahawaan. Grabe ka. Gab's disease, ano ba yung content ng Gab's disease na yon? Absinera. Late. Dagdag na rin yung... attitude. Yeah, attitude. Alam mo kung ano lang positive doon? Mataas ang sell-out. Grabe ka na. At palaban, syempre, positive yun. Kailangan pero, di ba pinunta mo ako sa mga iba't ibang shop sa CSI na galit na galit ako sa'yo dahil hindi ako focus sa iisang shop. Pinunta po niya ako sa dulong shop ng isang mall na hindi nakakabenta. So, it's quite challenging naman sa akin since galing naman ako sa mga iba't ibang sales industry. Tama? Actually, challenge talaga yon. Tapos nakikita ko naman na parang kaya mo din. So, trinay ko, effective naman siya. Hindi ka naman nagsisinahinera ako, Beth. Hindi naman kaya naging absinera. Dahil ka... In fairness kay Gab naman, greatest achievement niya nung term ko is may isang shop na sobrang baba ng sellout. Hindi ko na mention yung shop name at the same time yung shop ay yung mall at the same time yung brand ng competitors. Pero that time talaga kahit yung mga magagaling na promoter ko na sobrang veterano at veterana, nilagay ko na doon sa shop na yon, wala talaga. So nung si Gab yung nilagay ko kasi parang naisip ko ikaw na parang immediate niya is mag-isip ka ng plan, nakailang plan, A, B, C, wala pa rin talaga. So yon, naisip ko, why not maglagay ng new promoter na magaling na or may experience na about sa sales pero wala experience about sa telco. So ang ginawa ko na lang is training. Oh, so training namin siya about the specs of phones. Then yon, effective siya. First day niya is nakabenta siya agad. Continuous na yon. Then hanggang from weakest shop to the highest shop. Ah, di ba? Magaling pong AE. Sabihin ko ng immediate supervisor si Lu kasi minomotivate ka araw-araw kahit ang dami ko ng sumbong, di ba? Yung mga medyo nakaka-stress. Kaya siguro walang love life kasi kayo. Sumbong grabe ng ka mga ate. Ano problema nyo, di ba? Kasi nga, nangyayari sa field. Di ba? Ganito ganyan. Habang nagde-demo ka pa lang sa isang client, nagsasalita na yung competitor. Paano yun, di ba? Parang walang respect. Nung una. Pero as time goes by, nakuha ko yung loob ng mga front. Sorry po. Sa mga frontliner, sa mga kasama sa shop, yung partner ko. Hi din kay Vincent na nagpalago din at naging number one yung shop namin. Hi Vincent! Miss you! And also,
isang achievement din talaga yung nagawa natin. Ikaw yung EE, tapos si Sir Lemar pa yung asthma. Hi, Sir Lemar! Ayan. Musta na? Musta wawin? Just joke lang! Joke lang! Na parang lahat na daw ng pabor nasa sa akin, di ba? Isang pagsubok din noon na parang pinagtatakpan mo daw ako, ganito, ganyan. Attitude ng promoter, yun, bakit mo ba ginagano'n, di ba? Normal kasi yun yung nasasabi. Parang dahil nga close kayo, nami-misinterpret nung iba. Pero actually, hindi naman ganun. Oo, kasi kasama kami, lagi kami magkakasama ni Lu noon. Kasi nga, pero isang inspiration din siya dahil... Haba ng hair ko. Hindi, yung corona, te. Malaki talaga ano kita. Pero syempre, ano na yun? Confident. Ganun siya. Hi pala kay Francis. Ano ko pala, this is also our avenue para mag-hire sa mga kasama natin sa work report. Hi Sir Francis, Sir Marvin, Rose Ann, Sheila, yung mga kasama ko sa shop. Actually, I just want also to inform everyone na hindi pa po ako nagpaparaffle sa first mukbang challenge ko dun sa may kusina. So, pwede pa rin po kayo mag-comment sa may seafood bagnet ano na yung mukbang challenge ko. I will link down below dun sa vlog na to. Pwede pa rin po kayong mag-comment para manalo kayo ng 500 pesos gift certificate. 500? Pwede bang sumali? Pwede! Basta mag-subscribe pa, te. 33 na sarap. Ang sarap. In real life? Masarap! Hindi in real life nakailang sarap ka na. Ay, hindi ko na mag-in. yung audience ko pang panto ha. Pang bata. Charing! kapag may mga bata pong nanonood dyan, mga rated SP. Hinahats ko lang naman si Kya. Parang ayoko na yung fries. Hindi kasi... Ang bilis mo kumain, te, may rice ka pa. Tapos na, te. Naubos na, te. Ano naman yung pagkain ko, te, oh. Go, dead ma. Kain ka lang ng kain. Sige, sabay na lang kita sa fries. Okay. Paano magsubo ng isang fries? Hindi, may challenge. Ano? Paano magsubo ng with ketchup, tapos without ketchup. Okay. Sige. So let's start with walang ketchup. Ganito magsumubo ng walang ketchup. Siyempre walang ketchup, diretso na lang, di ba? With ketchup. So kapag with ketchup, ito te, para sa'yo na mahirapan. Nabuksan na to, te. Para sa'yo talaga yan. So with ketchup, ketchup na to, te. So ito yung may ketchup. Ala, oh Diyos. So may ketchup na. Paano magsusubo ng with ketchup na nagmamaganda at nagpapabebe? Nagmamaganda muna. Nagmamaganda. Pabebe. Pabebe. Mga alam na ducks duck. Hindi, yung ducks, yung kwan, yung madaming mga pato. Oo. Diba? Ducks. Ducks. Kanina. Ay, alam niyo po ba? Siya po yung nag-uubos ng data ko. Bakit? Kapag magpa-pop up yung my day, para pong PowerPoint presentation sa dami. Diyos ko. I-explain ko lang yung site ko ah. Siyempre nasa field ka. Tagal ng mga client. Siyempre nag-boring ka. Diba? Kasi nag-drive pa kayo. Aral test. Boring eh. Wala akong magawa. Di nagmamiting. Wala kasi akong... Wala naman akong ka-chat. Diba? Di ba yung miting na lang? Sa kante. May choice kayo eh kung bubuksan niyo or hindi. Sinabi ko mabuksan niyo. Nakikinood lang kayo, te. Siyempre, nabubuksan ko dahil laging
alam mo, umikot-ikot pa kapag may bago. Siyempre, matitrigger kang mapipindot doon. Kapag napindot mo na, ang dami na. Na-screenshot ko, ipapakita ko dito yung sample, yung kwan, nung my day niya. PowerPoint presentation, te. Charig na. Joke lang, te. Oh my god, I'm so full. Ano nakakaya, just be yourself. I'm so sorry mga kangab-ngab, nag-excuse me naman po ako. So please forgive me, okay? So ayan, maraming salamat po sa mga nanood ng aking second mukbang challenge with Lou Margaret. And that concludes our vlog for today. I hope you love it. You like our video. So I hope na nag-enjoy po kayo at may mga natutunan po kayo sa aming vlinog. Ano natutunan nila? Meron. Kalimahante. Buhay sa trabaho, lahat, 'di ba? Friendship, 'di ba? At the end of the day, may mga makakaramay kang mga kaibigan. Totoo 'yan. So alagaan mo yung mga tunay mong mga kaibigan, yung mga tunay na nagmamahal sa'yo at yung mga tunay na nagmamalasakit sa'yo. Sila yung mga kaibigan na panghabang buhay. Tama, Lou? Kapag na-enjoy po niyo yung aming video, please hit the like button, yung thumbs up button. And also, please don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para updated po tayo sa mga videos ko. Bye mga kagab-ngab! Bye!